Oh, mga kabsat, kamusta kayo? Ako nga pala si Mark and welcome to the Mirano Family Channel! Okay, so anong gagawin natin sa araw na ito? Okay, isi-share ko sa inyo ang pag-welding ng gabay sa ating hagdan. So, okay ba sa inyo yun? Okay, to, tara! Okay mga kabsat, ngayon naman ipapakita ko naman sa inyo yung mga project natin. Okay, so syempre unang-unang muna natin ipapakita sa inyo kung ano yung mga materials natin at kung saan natin siya gagamitin. Okay, so tara, samahan niyo ako. Aking ituturo sa inyo kung ano yung mga equipment na ginagamit ko. Okay? So, syempre unahin natin dito sa Barena. Ayan, so brand niya is Home Light. So, ito ang ginagamit ko kasi yung binili ko to, ang sabi nila heavy duty daw ito. So, okay? So, ingat lang sa paggamit na ito ay pwedeng pilipitin yung kamay ninyo pag hindi kayo nag-ingat sa paggamit. Okay? So, ang function nito, meron siyang pang-reverse. Ayan. So, pinindot niyo, naka-reverse siya. Sa likod naman, kabila, ay yung forward. Okay? Ayan. Pag-pinindot mo siya. Okay? So, pwede niyo rin i-adjust yung, ano niya, yung bilis niya. Tulad nito. May adjuster siya. Okay? So, ayun. So, ang mga balat na ginagamit ko dito, mga kabsat, ito. Mga drill bit. Okay? So, ito pang bato. Malaman nyo pag pang bato kapag yung dulo ng ano niya, pin niya, yung may parang may payong. Okay? Yan. Yan ang pang bato. Okay? So, ito pang ano to? 10mm to. 10mm. At ito mga kabsat, mga pang 8mm lang to. Pang bato pa rin to. Okay? So, sa susunod naman, nagagamitin natin itong pang bakal. So, may 1 port tayo at syempre may 5x16. Okay? Pero itong mga kabsat, ang mga pambakal, especially ginagamit lang talaga ito sa pambakal para may iwasan din yung aksidente. Okay? So, may kita ninyo yung dulo niya, pantay lang siya at matulis. Unlike dito sa pangbato. Okay, iba sila. Okay, madali lang siya malaman kung pambato o pambakal. Okay? Okay, so next natin mga kabsat is yung grinder. Okay? So, itong grinder na to, ginagamit naman natin ito ay doon sa panghati ng mga bakal, bato, sa, pang ano sa pader, okay? Pang magla-layout ng kuryente, ayan. So, ito yung ginagamit natin. Okay, mga guys, ha, ingat kayo. Kasi, hanggat maaari, ang gagamit nito is yung talagang marunong na bihasa. Kasi hanggat maaari, may mga safety ano to, guardrails to. Okay? Yan. So ito, wala na itong safety guardrails kasi luma na. Matagal na siya at hindi na rin makita yung guardrails niya. Okay, so dito naman, mga bala niya, ito, yung ginagamit ko pang pudpud. So may kita nyo, makapal siya. Yan. So 2-in-1 na siya. Okay. So mga kabsat, dito naman yung pang putol ko. So, yun, kung yun, mga pang-putpod, yung mga kantuhan para hindi matalim. So, ito naman is yung pamputol. So, medyo makapal siya. Ayan. Tapos, ito naman, ginagamit ko din, pamputol. Mas manipis ito. Okay? Wa. Now, syempre, sa pag-susukat natin, pagpuputol natin at paggagawa natin ng project natin sa hagdan, okay, so, kailangan meron tayong lapis, pang marker. Meron din dapat tayong welding machine. May nalaglag. Okay, so, ito yung welding machine na ginagamit ko, power weld. So, nasa mga 200 lang ang apirahin nito. So, portable lang siya. So mga kabsat, ingat sa paggamit na ito kasi ito
open dito mga fire hazard. Okay? So, ito yung amperage ano niya, current niya, potentiometer niya. So, dito natin na-adjust depende sa pitik mo. Okay, so another one is yung ating metro. Siyempre, kailangan may metro ka, mga kabsat. Hindi pwedeng walang metro. Okay, next ay pang-eskwala. Okay, so ito naman ang pinasusukat natin sa mga bakal na puputulin natin, mga kabsat. At siyempre, level bar. Okay, so yung level bar, mga kabsat, ginagamit yan para makita natin kung nakatayo ba ng maayos yung ating mga binubuong bakal. Okay, at syempre kailangan may tubig kayo, no? Hindi to pang inom. Okay, ito ginagamit ito para maiwasan natin yung mapaso tayo dun sa winnel nating bakal. So inisprehan natin to ng tubig. Okay, ingat lang kayo mga guys na itong tubig na to huwag nyo maispray sa mga machine, mga equipment natin, kundi sira yan. Okay, so yun yung mga special equipment na ginagamit ko. Okay, so kung may mga additional kayo, comment na lang kayo sa channel natin at suggest nyo kung ano pa yung mga magagandang mga gamit na pwede nating magamit sa mga project natin. Okay? Siyempre, bago natin umpisahan yung project natin, so kailangan meron tayong safety PPE sa ating sarili, ano? So, siyempre, para malaman natin kung tayo ay makakompleto sa ating PPE, so check natin from head to toe. Okay? So, siyempre, sa mukha ko, ang protection ko is yung sunglass. So, ako kasi nag-improvise lang ako kasi wala akong pinaka-shield talaga. So, nasa inyo naman yan, basta as long as nakita nyo na safe yung sarili nyo. Okay? So, bumili na lang ako ng black glass. Ayun ang ina-touch ko dito. No? Pero, siyempre, protection lang ito sa mata natin. Di ba? Protection lang sa mata. So, paano naman yung protection natin sa mukha natin? So, ako, ang ginagawa ko, ito. So, ito yung protection ko sa mukha ko para maiwasan ko na maano yung usok sa mukha ko at hindi humapdi yung mukha ko. Okay? So, syempre, naglalagay pa ako ng yan. Hey, di ba? So, ako, yun lang talaga ang protection na may bibigay ko sa sarili ko. Kasi, syempre, medyo tight ang budget natin. Okay? So, another one is yung glove. Okay, hanggat maaari naka-gloves tayo, huwag natin pababayaan yung sarili natin. Pero kung gagamit tayo ng mga grinder, hindi na-advise na naka-gloves. Okay? Kaya. Yeah. So, pag gagamit tayo ng mga grinder, hindi na-advise na mag-gloves tayo kasi pwede tayo ma-accident na ito. Okay? So, another one is yung dapat susutin mo, dapat long sleeve ka. Okay guys, bakit ba kailangan tayo maka-long sleeve? No. Save natin din sa sarili natin 'to kasi si welding eh yung usok niyan mainit 'yan. So, 'yan ang nagpapahapdi sa balat natin kapag tayo ay nag-welding. Okay? At the same time, na pwede rin tayong ma-expose sa mga gasgas. So, malalayo tayo doon. At siyempre, pinakahuling-huli, pinakapangalawa sa huli is yung dapat nakapantalon tayo. Check natin. So, dapat hanggat maaari nakamangong tayo. Okay? Ayan. At ang pinakahuli sa lahat, huwag galili mo na mag-sapatos. Okay? So, sa mga company, dapat safety shoes yan. Lalo na pag may binubuhat. Pero, typical na dito lang, bahay-bahay lang, tipid-tipid lang tayo. Much better na. Ang mahalaga matakpan yung pana. Okay? So, yun na yung pinaka- best sa project kong ito. So remember ah, hindi ito ano, hindi ito pagkukontrata sa ibang mga bahay. Bahay namin mismo ito. So titipid sa panahon ng pandemya. So kailangan matuturin tayong gumawa sa ina. So yun lang. Be safe mga guys. Okay, sa so ito yung ating ano project, no. So, naumpisahan ko na siya, pero basic pa lang. So, ang ginamit ko dito, na tubular na 2x2. Okay?
yung pinangistan ko, yung pinakaposti ko, tapos ang gabay ko is 2x1 lang, no? Medyo nagtitipid tayo, kaya 2x1 lang materials, hanggang baba na siya. Okay, puro basic lang siya, puro frame lang siya, so hindi pa siya tapos. Okay, so may mga existing mga materials tayo, katulad nito, gagamitin pa natin siya para dito. Meron din tayo dito, ayan. So nasa inyo kung anong gusto nyong gamitin, kung ito, square bar, digis, or tubular pa rin ngayon. Pero mas maganda daw sabi nila, kung tubular yung project mo, eh tubular na rin dapat yung pinaka railings mo. Okay? Okay, so Kapsat, kumusta? Napanood nyo ba lahat ng mga activities natin? Okay, so ngayon, end na tayo ng video natin for this day. So, i-check na lang natin kung ano yung mga natapos natin. Okay, so tara, tignan natin kung papasa. Okay, so tignan natin kung ano yung mga natapos natin. So kanina wala ito, no? Wala din ito. So as in ito lang talaga yung nasa baba. Pero ngayon, nalagyan na natin ito at medyo pinestrong na natin na hindi siya ugauga. So for the meantime, yun lang muna yung natin output natin, kasi may bibilhin pa tayo yung mga design dito. Ayan, may bibilhin daw yung ating utol. Ayan, dito na mga design. So, kaya hindi natin tinapos ito. So, more on frame lang tayo para pag dumating yung materials na yan, ayan, tapos maganda na siya. Dire-diretso na. Okay? So,